Ako tayo, ang hirap. Hiningan ako. Ang taman ko yung hiyan ni Ma'am Shimela eh. Ito na nga, pag-uusapan natin. Kasi siyempre, mga bata lang kayo noon, di ba? So parang iniisip nyo na parang naglalaro lang din kayo. Yung paano nyo natutunan yung disiplina at saka pagiging professional dito sa Going Belil? Actually po, ngayon nga, lagi kami naglalaro sa set po, di ba? Pero siguro, innate na sa amin. Innate, wow, word of the day. Innate. Oh. So innate na sa amin yung tumatawa-tawa kami. Pero pag sinabing action, hindi pare, ano nangyari? Oo nga eh. Oh. Yung pagkasabi ng action, parang siguro kasi sa Going Bulilit, meron din ang sabi sa amin na, uy, oh, take na tayo, ah, tama ng laro. Yung hindi naman nawawala dun sa mga EP namin, sa mga directors namin. Siyempre si Direk Bobot, Direk Frasco, Direk Baji, Direk Money, kulang pa ba ako? Direk Cubes. So, dahil din po sila eh, na oo, tuturuan nila kaming mag-joke, pero hindi nila makakalimutan na sabihin na, uy, trabaho tayo, paling trabaho tayo. So, pare-pare kami na parang, oo nga no, trabaho nga pala natin. So, naging natural na po yun. Siguro po to add lang din. Kasi, ang galing din eh, actually, na na-balance sila yung perfect na, kumbaga, trabaho, pero hindi nila kami nilimit maging bata. Kumbaga, kapag di kami yung nasa eksena, nahayaan nila kami maglaro sa playground namin, hallway ng EBS eh. Pero once na kami yung nasa eksena, yun, kailangan namin maging professional din. Kumbaga, in a way, strict din sila pagdating sa trabaho. Yun po. At saka, i-add ko lang din po, syempre, dun na din na-develop yung social skills namin. Kumbaga, kung paano makitungo sa mga katrabaho mo, hindi lang sa kapwa mo, artista, paano ka makitungo sa mga staff, sa mga crew, sa mga tao sumusuporta sa'yo. Sila yung nagbigay sa amin nung values na yun, na till now, hanggang ngayon, pinapractice pa rin namin. Kasi, syempre, hindi lang naman sa industry na to eh, kumbaga sa lahat ng industriya, sa lahat ng klase ng trabaho, kailangan mo makisama sa mga kasama mo sa trabaho eh. So, dun namin na develop talaga yun. Yes, I was going to ask kasi na it seems like the show didn't just teach you how to be professional kasi mga bata pa kayo eh. Ang naituro actually sa inyo is discipline. And like Iggy said, I was gonna ask kung nadala ba nila yon hanggang lumaki sila. Maybe the two girls can answer. Ayoko po magmayabang pero... pero... parang nakikita naman po siya sa kapag may nakatrabaho kami, parang pag narinig po nila na yung batch po namin ang Going Bulilit, di po talaga sakit sa ulo yan katrabaho. Yun po. Kaya parang, totoo yan. Siguro, yun nga, tama din sila. So, kaya sobrang thankful din kami sa mga staff, sa mga crew na talagang inaalagaan po kami nung mga bata kami. At yun, sa mga director po namin, maraming salamat po kung nanonood kayo dyan. Aww, ayun, wala kami kung wala sila. Yun po naman. Yun sila talaga. Eliza. Yes. Oh, tama naman po yung sinabi niya. pag may nakaka-work ako na iba, especially nung after na po ng Going Bulilit, lagi po nilang sasabihin na parang, si Eliza, Going Bulilit yan, magaling yan. Parang ano po, pag sinabing Going Bulilit ka, automatic na, magaling yan. Ganun. Ako tingin ko parang siguro ano eh, if I may add ah. Wow. Ano, siguro dahil din mababait kayo. Dahil siguro kahit anumang disiplina ng staff nung time na yon, pero talagang napakatitigas ng ulo. Wala, hindi rin kayo hanggang ngayon nandito ngayon, di ba? Pero dahil kayo rin eh, gusto nyo yung ginagawa ninyo, nag-enjoy kayo, at saka seryoso kayo na craft namin to ah, pero bata pa kami ah. Na andito pa rin kayo hanggang ngayon, di ba? Yun nga rin po siguro yung magic eh, kasi gusto namin lahat yung ginagawa namin. Yeah. Hindi po parang na-force kami ng parents namin na, uy, sumali kayo dito, mag-artista kayo. Gusto talaga namin siya, kaya sobrang dali lang gawin. I love it! Thanks sa mga kwento! Yeah!